Magandang umaga sa inyo, mga master. Meron na naman tayong ayusin ngayon. Isa ding rice cooker. Pero medyo malaki ito. Hindi gaya nung inayos ko nung nakaraan. Maliit. Ngayon lang dinala. Pero mabuti na lang may lutuan na siya. Nung nakaraan yung dalawa, wala siyang ganito. Yung wire, tingnan natin. Hindi ito. Bagong bili pa daw to, wala pang dalawang buwan. Ang sabi ni customer, hindi na daw gumana. Wala na siyang ilaw, hindi na umiinit. Pero okay naman siya. Magpitik pa. Ngayon, check natin to. Alam niya naman kung anong gagawin. Saan ba yung dito, nandito yung saksakan. Anong brand ito ay ito. Yua. Ito yung wire niya. Bagong-bago, kita nyo. Puting-puti pa. Ngayon, ang unang gagawin natin, check natin ang ito muna. Wire, basic. Unahin natin ang wire. Yung main cord nito. Check muna natin ang tester, calibrate. Kukuna lang natin ang continuity. Yan, kasi diretso lang ang wire nito, diretsuhan lang. So continuity ang kukunin natin. Unahin natin dito sa kabila. Tapos hahanapin natin dito sa dalawa. Itong sa gitna, ground. Unahin natin dito kung may kagalaw yung tester. Okay. Yan o. Okay po ang isang ninya. Lipat naman natin dito sa kabila. Okay naman. Wala din siyang hindi naman shorted dito lang. Hindi shorted. Ngayon, try nating isaksak kung iilaw ba. Kung hindi ito gagana, walang ilaw, check natin dito sa loob dito. Isa-isahin natin kung saan yung problema nito. Bakit ayaw gumana? Yan, nakasaksak na. Try nating may lutuan naman siya, so pwede na natin itong gamitin na gamit ang lutuan. Switch on lang natin. Try nating saksak. Saksak mga burps. Wala talaga. Hindi gumana. Oh, naka-switch on na yan. So, check natin ito. Wala naman siyang problema sa main cord. Tanggalin muna natin, unahin natin itong, sunod natin itong i-check sa ilalim nito. Hindi gumana. So ngayon, tatanggalin natin. Tanggalin din natin itong cord para ma-check. Tapos, balita rin natin. Yan. Tatanggalin natin itong may tornilyo, dalawa. Para makita natin sa loob. Bagong-bago pa talaga itong unit na ito. Wala pang dalawang buwan. Ngayon, titingnan natin, tatanggalin natin yung dalawang tornilyo. Check natin kung bakit wala ang supply. Okay naman yung main cord niya, power cord niya. So, madali lang i-repair itong rice cooker pag masundan nyo lang yung basic na step by step kung paano ko ginagawa. Ayan. Oh, makinis pa yung sa loob. So, check natin. Unahin natin dito. Bago tayo papasok dito sa loob mag-check. Next natin susundan ng dito. Pwede din natin ibalik yung cord. Baka may lost contact. So, yan. Check natin to. Ganun pa din. Pero, hindi na natin tanggalin. Isa-isahin din natin. Yan. Basic lang din ito para masundan. Kung saan yung gagalaw pag dito natin nakalagay yung tester, test prod, gagalaw yan kung konektado siya dito sa wire. So unahin natin dito yung isang linya. So wala. Ganyan mong kunti. Wala. So dito naman sa kabila. So dito yung supply niya, okay siya. Wala siyang loose contact. So, ilipat natin sa kabila. So, wala siyang ground. Hindi siya shorted. Dito naman sa kabila. So, nandito. Ito yung supply niya. So, ibig sabihin,
itong cord na to at saka yung output dito, okay, wala siyang loose contact, so tanggalin natin. So okay ang wire niya pati dito sa outlet, yung socket dito. So, okay siya, wala siyang loose contact. Ngayon ang hahanapin natin dito hanggang papasok dito, isa-isahin natin. Nandito kasi nakalagay yung isang sa linya, ito yung fuse. Tapos isang linya dito din sa switch din, oh. Dito. So nandito lang sa dalawa yan, titingnan natin. At saka yung heater, kung bakit ayaw siyang gumana. So ngayon, check natin isa-isa. Unahin natin ang heater. So yan ang heater, okay naman, gumagalaw yung ating heater. Ito ang fuse, kadalasan nasisira, fuse heater. Ito lang kasi ito ang gamit nito, yung thermodes niya, ipanginit ito. Ito din nagko-control lang sa kung pag nagsahain ka, gumagana lahat, tapos biglang nagwa-warm. Hindi naluto yung kanin mo, so ito yon, pwede natin itong palitan. Kasi minsan na nakikita ko yung mga kapitbahay namin, nilalagyan na nila ng karton. Ito yon. Ang dito heater, pag nawalang supply, isa din ito. Pangalawa itong fuse. Okay naman yung cord niya, so titingnan natin yung fuse kasi okay yung heater, oh. Yung switch din, yung contact niya dito, titingnan natin, okay naman, oh. Dito may contact kasi yan dito, dito hindi makita, dito may contact yan. Kadalasan din nasusunog yan, gagamitan na lang yan ng sandpaper, lilihain yan para dedikit. Pag ganyan mo dito sa switch, dito didikit yan ito. Kita ba? Yan, oh. So okay naman siya. Dumidikit siya. Bago pa kasi ito. O, ngayon, titingnan natin itong fuse. Nandito yung supply ng fuse. Oh. Ito. Yung puti. Ito yung kulay puti. Ito. Ito yung fuse nang galing dito sa isang linya. Ngayon, check natin dito kung may supply itong fuse. Gagawin natin, gaganyanin natin dito sa isang linya na kadugtong niya ay isang fuse. Kahit dito, titingnan natin kung may supply. Uunahin natin itong red. Dito. Uunahin natin ang red. So, okay, oh. Nakita nyo yung tester gumagalaw. So, lipat natin dito sa heater. Ah, sa fuse. Sorry. So, yun. Confirm na putok yung fuse. So, i-direct natin dito. Confirm na putok yung ito yung supply ng fuse. Itong puti. Nandito yung fuse, nakatago. Tingnan nyo yung heater kung gumagalaw. So, yun, oh. Wala. So, confirm na fuse yung sira. So, okay ang heater. Okay yung magnet niya dito, yung switch. So, ito yung sira. Yung fuse na naman. Ito kadalasan yung sisira, fuse, nag-open siya. Oh, wala. Tingnan nyo yung tester, wala. Ngayon, tatanggalin natin tong fuse. Papalitan natin. Actually, mayroon akong ito. Medyo maliit lang siya, pero same lang din. 10 amperes. Maliit lang kasi ang nilagyan nito. Ito malaki kasi, so mahaba yung wire niya. Ito yung fuse niya. Same lang. 10 amperes. Ito din 10 amperes. Titingnan natin, tatanggalin natin ngayon. Pagtanggal nito, madali lang din. Minsan lang, yung medyo may kalumaan na yung rice cooker,
nagbabasted na yung mga tornilyo, dumidikit na, so ingatan lang din dito kasi yung kinabitan ng fuse papunta dito sa heater. Kailangan maingat lang din sa pagtanggal ng fuse. So ito na, natanggal na natin yung isa. Dito medyo may plastic plus yun, yung clip lang, wala siyang tornilyo, naka-clip lang siya. So tanggalin lang natin ito, hihilain lang natin to. Iba din itong ano na to, naka-clip lang siya. Tingnan nyo. So maingat lang din sa pagtanggal, clip lang, baka maputol, hindi na kumakapit ito. Ito sa gilid lang, wala siyang tornilyo. So tanggalin natin ngayon ang fuse na to, para ma-check talaga natin kung open ba ito. So ito na, tanggal na natin ito. Kita nyo, nandito yung fuse sa loob. Same lang din sila, 10 amperes 185. So ito, so same lang sila. Medyo maliit lang siya kasi yung pinaggamitan nito, maliit lang na rice cooker, pero same lang sila ng amperes ng thermal fuse. So ngayon check natin ito kung okay pa ba. Pwede din hawakan ng ito kasi ano lang to, continuity lang ang kukunin natin, pwedeng hawakan. So yan o, so wala, putol. Check balikta rin natin, wala, walang supply. So ito yan, tingnan nyo, okay ang fuse na ipapalit natin kahit maliit lang yung wire nya. So okay to, so okay ang fuse. So pwede na natin tong ibalik, pero hindi na natin siya madikit dito kasi sobrang iksi lang, hindi na pwedeng ganon siya. So ganyan na lang, pero okay naman siya, same lang din sila ng amperahe. Pwede na din itong gamitin para magamit lang ng customer. Yan na po, masilan yung pagbalik nito, clip lang kasi oh. Ingatan to maputo, wala na siyang pagkabita ng output. So naikabit na natin, balik na. Ngayon, pwede na nating ibalik yung fuse. Kailangan lang pag magtanggal ng mga tornilyo sa rice cooker, kailangan din hawakan nyo yung, kung heater, hawakan nyo dito. Kasi pag higpit nyo ng ganyan, baka madala ito, delikado, maputol yung connection ng heater. Kailangan hawakan nyo din kung naghihigpit ng tornilyo. So yan, ibalik na natin. Yan o. Ngayon, bago natin siya i-close, takpan, check natin ulit kung may supply na siya. Ano yung heat, yung tester. So yan o. So kinang fuse, naibalik na natin, napalitan na. Ito yung problema. Wala. Open na yung thermal fuse. Kasi tayo sa times 10 ohms for continuity at saka resistance. Ngayon, next natin gawin,
Sabihan natin siya ng power cord. O main cord sa iba ang tawag. Yan po. Ibalik na natin. So ngayon, para hindi na tayo hawak ng hawak dito sa plate, ibabalik natin ito. Tapos, pupush. So ngayon, kukunan natin siya kung may resistance na. Yan. So, ang kita nyo ba mga master? Short. Wala siyang short. Dugtong ko lang yung T-sprat. Paglagay mo ng ganyan, kailangan hindi shorted, hindi walang continuity, resistance lang. Oh. Tingnan yung T-sprat. Pag continuity, pag ganyan, ang ibig sabihin niyan, may nagdugtong doon na mga wire sa loob. Pag nakaganyan siya, tapos yun, ganun ang pag-reading. So, wala siyang continuity, may resistance siya. So, okay itong rice cooker. Kukunan natin siya ng ground. Baka may ground. Wala. Tanggalin natin. Hahanap tayo ng mga bakal na porsyon sa loob. So, wala. Okay na ang ating rice cooker. Pwede na natin siyang takpan para masubukan natin ngayon. Hindi naman tayo makapagsaing ng bigas, kanin. Lalagyan lang natin siya ng kunting tubig. So, ito na yon mga master. Ibalik na natin yung cover niya. Meron na din kaming tubig. So, ang ano lang nito, papandarin lang natin. Kasi delikado pag pinapandar kahit walang tubig. Tatandaan yung mga master, sasabihan niya yung mga customer. Kadalasan kasi, napag-alaman ko, nakikita ko din, yung mga rice cooker, ginagamitan nila pang init ng tubig. So, pag tubig ang gagamitin, yan, nasisira din yan ng yung thermodist doon sa ilalim, yung nagko-control ng kanin, yung sobrang pagluto na yung kanin, nagsiswitch off siya. Ang heater, bigla siyang nagtitrigger yan kasi ang tubig naman hindi na-absorb yung ano nito, tubig. Ang kanin kasi iba. Ang preparation lang kasi ng rice cooker para lang talaga sa kanin. Hindi siya para sa tubig. Kasi ang kanin kasi na-absorb, nawawala yung tubig niya. So, biglang kusa lang siyang pumipitik pagluto na yung kanin. Iba sa tubig kasi ang tubig, nandyan lang yan lagi. Kahit isang oras, umiinit lang yan. So, hindi pumipitik ito. So, masisira yung rice cooker natin. Ingatan lang yung rice cooker na huwag lutuan ng kung magpapakulo ng mainit na tubig para lang talaga sa kanin. Yung maling practice kasi ng iba, ginagawa siyang prituhan, ginagawa ng pakuluan ng tubig. So, hindi dapat yan. Kanin lang ang dapat sa rice cooker, kaya nga tinatawag siyang rice cooker. So, ngayon, try lang natin siyang pandarin, pero hindi natin siya papaganahin ng matagal. Try lang natin siyang pandarin kung gumagana na. So, yan. Try natin isaksak, tapos naka-switch off pa siya. Ito, switch on natin yan. Yan, oh. Nakita nyo yung ilaw? May ilaw na po mga master. Nag-warm na po. Pag pinipindot natin ito, nagkukok yan, kumukulo na yung tubig. Pero pag kanin yan, biglang lumilipat yan dito sa warm pagluto na. Pero pag tubig o nagpiprito ng isda, laging nakalagay yan sa cook. So yan, masisira yung rice cooker. Magtataka kayo pag magluto ng kanin, wala na, hindi na gumagana. So maraming maapektuhan sa loob. So try nang natin pindutin yan. Burps, Kuya Burps. Yan yung master namin dito. Pwede na yan, master? Pwede na. Yan, oh. Nag-cook na yan. Pero kahit isang oras yan, pag tubig ang nilalagay mo, hindi yan lilipat sa warm. Kumukulo lang yan hanggang mainit na yan. So, nasisira yung rice cooker. Para lang talaga sa kanin ang rice cooker. So, ngayon, okay na. Gumagana na siya. Kasi ang dahilan nun, ito. Nawalan siya ng hindi nakikita yung light dito kasi wala na siyang supply. Fuse.
So ito ang sira fuse. So yan. Okay na. Pwede na natin tong ibalik sa customer. Okay ba? Okay ba, Master Burbs? Okay. Yun, okay. So yan, oh, tingnan nyo, kumukulo na. So hindi pwedeng patagalin natin yan. Tanggalin natin. Baka masira pa. Tingnan lang natin kung mainit na ba yung tubig. Kuwakan mga Burbs. So yan. Okay na mga Master. So maraming salamat sa inyo. Huwag niyo pong kalimutang subscribe ang aking YouTube channel na Remlitech para ma-update kayo sa aking mga bagong video na i-upload. So maraming salamat sa inyo mga Master.